Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang palabas kay Jack, dati siyang opisyal ng mga espesyal na puwersa. Ngunit ngayon ay nagtatrabaho bilang isang financial analyst ng CIA. Nang umagang iyon ay sumakay si Jack sa kanyang bisikleta papunta sa trabaho gaya ng lagi niyang ginagawa. Subalit siya ay malapit nang mabangga ng isang kotse ng isang lalaking nagngangalang James. Nagalit si James at pinagalitan si Jack dahil sa hindi tumitingin sa kanyang dinadaanan. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si James sa opisina ng CIA. Inilipat siya ng pinuno ng CIA upang maging pinuno ng dibisyon at si Jack ay isa sa mga miyembro sa kanyang koponan. Pagkatapos ay nakilala ni James ang iba pang miyembro ng Finance Division, nagpakilala silang lahat. Si Tariq na sinusubaybayan ang impormasyon ng signal sa rehiyon at pinangangasiwaan ang network ng hawala sa Islamabad, Pakistan. Si Noreen responsable para sa rehiyon ng Europa at siyempre si Jack na binantayan ang mga pinansyal na transaksyon ng ilang grupo sa Yemen. Sa nakalipas na ilang buwan, si Jack ay natisod sa isang napakalaking swift deal at pinaghihinala ang may kinalaman ito sa isang tao lamang sa likod nito. Ang taong ito ay maaaring isang mataas ang ranggo na pag-anti na pinangalan ng si Sulaiman, na ginag-alang sa Yemen. Upang matiyak ang tungkol sa kanyang pagsusuri, humingi ng pahintulot si Jack kay James na magsagawa ng investigasyon sa lugar. Samantala sa Syria, isang armadong grupo na pinamumunuan ni Radwan ang nakitang papunta sa bahay ni Sulaiman. Ngunit wala siya sa bahay kaya hinarap sila ng kanyang asawang si Hanan. Lumabas na si Radwan ay nag-imbita ng isang dayuhang lalaki na nagdala ng kanyang kagamitan na naghahanda para sa ilang operasyon. Sa kabilang panig, si Jack ay tumawag mula sa kanyang dating pinuno na si Joe. Nahihirapan si Jack sa pagtulog gabi-gabi dahil siya ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanyang nakaraan at makikita ang mga galos ng digmaan sa kanyang likod. Kinabukasan ay nakakita si Jack ng isang napakahinalang transaksyon, isang $9 million mula kay Sulaiman. Agad na tinanong ni Jack si James upang i-freeze ang account ni Sulaiman, ngunit tumanggi si James sa hiling ni Jack. Dahil nagdududa siya sa mga investigasyon ni Jack. Sa kabilang panig, si Hanan ay nanghanda ng inumin sa isang inumin sa kanyang bisita. Ngunit may napansin siyang kakaiba, ang lalaki ay lihim na naglalagay ng isang bagay sa isang bote ng olive oil. Samantala sa Yemen, ang pangkat ng pulisya ay nasa isang misyon. Binabantayan ang manager ng bangko ng Yemeni na nakikipagkita sa dalawang kahinahinalang lalaki. Sa oras iyon, ang agent na babae ay lumapit sa pamamagitan ng pagtatangkang ma-record ang kanilang pag-uusap gamit ang isang pen. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito marinig ng mabuti dahil napakalayo niya. Kalaunan ay nahuli nila ang dalawang lalaki. Sa US dumalo si Jack sa isang birthday party para kay Joe. Noong panahong iyon ay tinanong ni Joe si Jack para sa kanyang opinyon sa isang potensyal na investor mula sa North Korea. Gayunpaman ay tumanggi si Jack na magbahagi ng anumang impormasyon. Sa party na nakilala niya rin ang isang magandang doktor na nagngangalang Katie, ang anak na babae ni Joe. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng isang search and rescue helicopter ay dumaong sa bahay ni Joe upang kunin si Jack. Pagkatapos ay dinala siya upang makipagkita kay James. Si James na dati ay nagdududa kay Jack, ngayon ay humiling sa kanya na direktang pumunta sa Yemen. Samantalang ang Yemeni Secret Police ay inaresto ang dalawang mga lalaking pinaghihinala ang mga courier na konektado kay Sulaiman tulad ng ininungkahi ng investigasyon ni Jack. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating sina Jack at James sa lihim na punong tanggapan ng CIA sa Yemen. Kung saan sila ay mainit na sinalubong ng isang kapitan na nagngangalang Ahmed. Ipinaliwanag niya na ang mga narestong lalaki ay si Omar at ang kanyang bodyguard si Sofan, pareho silang may kinalaman sa iligal na negosyo. Nang suriin ni Jack ang kanilang mga cellphone ay nakita niyang tumugma ang mga numero ng telepono sa mga nakalink sa kahinahinalang transaksyon. Pagkatapos ay sinubukan silang tanungin ni Captain Ahmed, nang magkasama ngunit tumanggi pa rin silang makipag-usap. Samantala, isang armadong grupo na tinatawag na Monty Hall ang dumating sa punong tanggapan ng CIA na dinala ang mga bangkay ng apat na pag-anti ng CIA nang mapatay sa mga pag-atake. Ang CIA bilang tugon ay binayaran sila ng pera, habang si Jack ay pinakain si Sofan na nag-aangking bodyguard lamang. Doon ni namin ni Jack na isa lang siyang financial analyst na nagtatrabaho sa CIA. Sa kanilang pag-uusap ay nagtanong si Jack tungkol sa peklat sa kamay ni Sofan. Samantala sa malamig na silid kung saan nakalagak ang mga bangkay, ay isa sa kanila ay buhay pa at nagpapanggap na patay na makalusot sa lugar.
Itinago niya ang kanyang sandata sa loob ng tiyan ng isa sa mga bangkay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimulang magtanong si Jack kay Sofen kung may kilala siyang Suleman. Si Sofen ay sumagot na ang pangalang Suleman ay karaniwan sa bansa nila. Nang biglang may isang kain na hinalang sasakyan na bumangga sa gate ng punong tanggapan na naging sanhi ng isang napakalaking pagsabog. Ang lihim na punong tanggapan ng CIA ay nahaharap sa isang malawakang pag-atake mula sa isang armadong grupo na may malaking bilang ng mga tropa. Ang base ay naging isang battleground habang ang armadong grupo ay nagawang makapasok. Sa oras ng kaguluhan, napilitan ang sundalo ng CIA na sabihin ang lokasyon ng dalawang lalaki na nakakulong. Sa sandaling mabuksan ang pinto sa silid ni Omar, siya ay pinatay ng isa sa mga kalaban. Samantala, si James at maraming sundalo ng CIA ay nakipaglaban na ipinagtanggol ang mga pag-atake ng armadong grupo. Sa gitna ng labanan, tinangka ni Jack na pigilan ang isa sa kalaban, ngunit ang mga bagay ay naging mapanganib nang mabawi ng kalaban ang kanyang armas. May hawak si Jack ng granada na tinanggal ang safety pin. Doon ay nagbanta si Jack na kapag nagpaputok ang kalaban, bibitawan niya ang granada. Sa wakas ay napagtanto ni Jack na si Sofen ay hindi lamang isang bodyguard kundi si Suleman mismo. Isang lubhang mapanganib na tao, ang kanyang tunay na pangalan ay Musa bin Suleman, at ang taong nagligtas sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Ali. Pareho silang nakaligtas sa isang pag-atake ng eroplano ng US sa Lebanon noong 1983. Kalaunan isang gabi ay nagkaroon ng hindi magandang pangyayari kung saan isang matandang pastor na kagagaling lang sa simbahan ay inatake ng dalawang tulisan na gustong nakawin ang kanyang pitaka. Sa kabilang panig, binalikan ni Jack ang punong tanggapan ng CIA sa Virginia. Pagkatapos ng mga kalunos-lunos na pangyayari sa Yemen, nirepaso ng mga opisyal ng CIA ang video footage ng pakikipagtagpo ni Jack kay Ellie. Isa sa kanila ang nagsabing si Suleman na iniligtas ng art group na nauugnay sa ISIS. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Jack, dahil iba ang kaso ni Suleman, may mga koneksyon siya sa Europe at na-link sa isang peking kumpanya, kaya nahihirapan silang matunten siya. Noong mga panahong iyon ay nadismaya rin si James, dahil iminungkahi ni Net na ibigay ang kaso sa CTC Europe, kahit na ang James team ang gumagawa nito. Samantala, sa Yemen, ipinahayag ni Suleiman ang kanyang pasasalamat kay Ali, sa pagpapalaya sa kanya mula sa punong tanggapan ng CIA. Nang maglaon ay nagpunta si Jack para sa isang MRI scan ng kanyang likod, upang matiyak na walang malubhang pinsala siya. Na may kaugnayan sa kanyang nakaraan, bilang isang miyembro ng Special Forces. Noong nasa hospital siya sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Katie, ang magandang doktor na nakilala niya sa party ni Joe. Noong mga oras na iyon, hindi niya masabi na isa siyang agent ng CIA. Hiningi niya ang numero ni Katie at inimbitahan siyang maghapunan. Nang bumalik si Jack sa base, nalaman niyang walang kaalam-alam ang kaibigan niya sa opisina na lumipad sila ni James patungong Yemen. Pagkatapos, dumating si James sa kanyang opisina at ibinigay ang cellphone ni Suleman kay Jack para i-hack. Dahil ang telepono ay protektado ng isang sopistikadong encryption code. Nang maglaon sa trabaho ay hindi maiwasan ni Jack na tingnan ang buhay ni Katie sa kanyang Instagram. Sa kanyang sorpresa, si Katie ay talagang doktor ng epidemiologist ng taon, na nakagawa siya ng makabuluhang pagtuklas tungkol sa isang variant ng Ebola virus. Pagkaraan ng ilang oras ay tinawag siya ng kanyang boss, upang talakayin ang plano ng CIA na tugisin si Suleman. Si Jack pagkatapos ay ipinahayag na siya ay nagsilbi bilang isang miyembro ng espesyal na puwersa sa Afghanistan. Matapos marinig, si Net ay nag-alok kay Jack na sumali sa task force sa kaso na direktang nag-uulat sa kanya sa pamamagitan ni James. Sa Yemen, magiliw siyang tinanggap ng tatlong anak ni Suleman sa pag-uwi kasama si Hanan. Noong gabing iyon, ang lahat ng anak ni Suleman, nagtipon-tipon ng mga lalaki para kumain ng sama-sama. Gayunpaman ay nabahala si Hanan, dahil ang isa sa mga tauhan ni Suleman na si Yazid, ay nakatingin sa kanyang anak na si Sarah na may hindi magandang intensyon. Samantala, nakaramdam ng pagkadismaya si Jack, dahil hindi niya makrack ang password ng cellphone ni Suleiman. Pinilit ni James si Jack na subukan muli. Nainis si Jack, na lalo na't si James ay may reputasyon sa pagtapon ng mga asset ng CIA mula sa Karachi nang tumanggi silang mag-usap. Hiniling ni James na ibahagi ni Jack ang kanyang misyon sa Afghanistan kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa Karachi. Gayunpaman, may napansin si James na kakaiba kay Suleman, kumilos siya na parang pamilyar sa mga posts na naging dahilan upang maghinala si James na siya ay nasa bilangguan. Pagkatapos ng ilang paghuhukay, sa wakas nalaman ni Jack na ang buong pangalan ni Suleman ay Musa bin Suleman, at siya ay isang mamamayang Pranses. Pagkatapos ay pinamahalaan ni Jack upang i-unlock ang cellphone ni Suleman gamit ang kanyang numero.
at natuklasan na ang lahat ng kamakailang mga tawag ay mula sa Paris. Buti na lang na freeze nila ang account ni Suleiman na mayroong $9.5 million. Kinabukasan, pumayag si Net na ipadala sina James at Jack sa Paris para tugisin si Suleiman. Samantala, sa Paris ay bumili si Ali ng isang bangkos ng mga SIM card mula sa isang tao na tila kain na hinala. Sa Yemen naging interesado si Sarah sa mga armas sa kanyang bahay. Nang subukan niyang sumilip, ngunit nahuli siya at tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating sina Jack at James sa Paris, at malugod na tinanggap ni na Kapitan Sandrine at Lieutenant Lurie na mga commander ng SWAT. Sinamahan sila ng isa pang agent ng CIA, na nagngangalang Garth, para sa misyon. Sinimulan ng team na subaybayan si Ali, na pinaghihinalaang gamit ang isang app na tinatawag na Track Euro, para pangasiwaan ang mga cash na transaksyon gamit ang mga SIM card. Noong panahong iyon, naisip ni Garth na ang pagiging analyst ni Jack ay hindi sanay sa paggamit ng mga armas na hindi niya alam na si Jack ay talagang dating opisyal ng Special Forces. Habang si Ali at ang kanyang mga barkada ay casual na nagsama, walang kamalay-malay na ang isang French SWAT team at mga agent ng CIA ay lumalapit sa kanila. Sa lalong madaling panahon matapos siyang makatanggap ng tip mula sa isang batang lalaki, at mabilis silang naghanda. Isang shootout ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig na ikinagulat ng lahat, si Ali at ang kanyang gang ay may mga explosive vests at nagpaplanong gumamit ng isang babae bilang isang human shield. Doon ay naabutan ni Jack si Ali na sinusubukang tumakas, ngunit si Ali ay nakalayo kahit na sugatan. Ilang sandali ay isang malakas na pagsabog ang naganap sa base. Sa sandaling kontrolado na ang sitwasyon. Bumalik si Jack sa pinangyarihan ng krimen, nakita niya ang mga bangkay ng armadong grupo ng kriminal na pinamumunuan ni Ali, na karamihan ay nagmula sa Syria. Tulad ng pinaghihinalaan nila, gumagamit sina Suleiman at Ali ng maraming SIM card at ng Eurotrack app. Na magpuslit ng milyon-milyong dolyar. Ang eksena ay inilipat sa isang armadong grupo sa Syria, na nakasakay sa isang Honda Grand na motorsiklo. Nang biglang may sumabog na nangyari na ikinamatay ng isa sa mga lalaki. Na lumabas na siya ay binaril gamit ang isang laser mula sa isang wifi plane, controlled ng isang sundalong Amerikano na nagngangalang Tom. Mula sa punong tanggapan ng Air Force Base ng Nevada, lumalabas na si Tom at ang kanyang mga kaibigan ay may taya sa tuwing babarilan nila ang isang target. Samantala sa koponan, napagtanto nila na ang kanilang pangunahing target ay ang nakababatang kapatid ni Ali Suleiman. Samantala sa Yemen, si Hanan ay nakatanggap ng isang pasaporte para sa kanyang escape plan, kasama ang kanyang mga anak. Sa kabilang banda sa Paris, si Ali ay nakaligtas, dahil ang kanyang kaibigan na isang doktor na nagngangalang Omar ay nagtanggal ng bala sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang larawan noong bata pa siya. Samantala, ipinakita ni Tom ang pera na napanalunan niya pagkatapos na tamaan ang target na may 107 na tala sa dingding na kumakatawan sa bilang ng mga tao na baril niya. Samantala sa Paris, nagpadala si Ali ng isang lihim na mensahe kay Suleiman sa Yemen, gamit ang chat sa laro ng Worldcraft, upang maiwasang matuklasan ng mga awtoridad. Ilang sandali matapos utusan ni Suleiman si Ali na umalis kaagad sa Paris at magtungo sa kanilang tagpuan nang hindi nakikita ng sinuman. Sa kabilang banda ang pinagsamang koponan ay dumating sa isang lokasyon kung saan pinaghihinalaan nilang si Ali ay nagtatago sa isang miyembro ng Arab community sa lugar. Pagkatapos sinabi ni Jack kay Sandrine na siya ay nagtatrabaho lamang bilang analyst, ngunit hindi siya naniwala sa kanya. Si Ali ay nag-aalangan na sundin ang utos ni Suleiman na patayin si Omar at ang kanyang mga anak. Isang batang lalaki ang lumapit kay James at ibinunyag na alam niya kung saan nagtatago si Ali. Ilang sandali matapos ang mabilis na pagsalakay ng SWAT team sa bahay ni Omar, ngunit sa kanilang pagtataka ay buhay pa si Omar at ang kanyang mga anak. Gayunpaman si Ali ang kanilang pangunahing target, ay tumakas na. Samantala sa Yemen ay walang ideya si Hanan na natagpuan ni Suleiman ang kanyang pasaporte. Nang matuklasan niya ito ay nadismaya siya at itinapon ito sa apoy. Sa Paris si Jack at ang kanyang koponan ay hinanap ang bahay ni Omar para sa anumang mga pahiwatig. Pagkatapos nabanggitin ng mga anak ni Omar na si Ali ay naglaro ng game. Noong gabing iyon ay lihim na binalak ni Hanan na tumakas kasama ang kanyang mga anak mula kay Suleiman. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang anak na si Samir at iniulat niya ang kanyang mga plano kay Suleiman. Buti na lang at nakuha ni Hanan ang kanyang dalawang anak na babae at nakatakas gamit ang kotse. Noong mga oras na iyon ay nagulat si Suleiman sa ulat ni Samir at nagpadala ng tao upang dalhin si Hanan pabalik. Kinaumagahan kinailangan ni Hanan at ng kanyang mga anak na babae na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paglalakad dahil nasira ang kanilang sasakyan. Sa Paris ay sinusubaybayan ni Jack at ng kanyang team ang card na ginamit ni Ali.
para makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali dumating si Hanan at ang kanyang dalawang anak na babae sa isang palengke, kung saan hindi lamang mga gulay at prutas ang naibenta kundi pati na rin ang iba't ibang armas, mula sa mga pistola hanggang sa rockets, lantarang nakadisplay. Samantala sa Nevada Air Force Headquarters ay parang bagbog ang mukha ni Tom, dahil siya ay binugbog ng asawa ng babae na nakilala niya sa kasino. Si Tom at ng kanyang mga kasama, sinusubaybayan nila ang teritoryo ng kaaway gamit ang mga drone. Nang makita nila si Hanin at ang kanyang mga anak na babae na tumatakbo palayo kay Yazid, na nagkataon na humahabol sa kanila. Si Tom ay nakita ito sa pamamagitan ng camera sa kanyang drone, sa kasamaang palad ay binaril at napatay ni Yazid si Fetty na tumutulong kay Hanan noong mga oras na iyon. Si Yazid ay nagtangka para saktan si Hanan, buti na lang at lumaban siya at nakatakas. Kumilos si Tom at binaril si Yazid gamit ang kanyang laser gun nang hindi naghihintay ng pahintulot, buti na lang hindi siya pinagsabihan ng kanyang superior sa pagprotekta kay Hanan. Dahil sa kanyang mga aksyon na ginawa si Hanan at ng kanyang mga anak na babae ay nakatakas mula sa Yemen. Ilang sandali pa ay humarang ang isang French patrol car sa isang kotse na mabilis ang takbo at lumabas na ang driver ay si Ali. Noong mga oras na iyon ay naghinala ang pulis nang makita ang dugo sa kanyang shirt. Ini-report ng opisyal si Ali sa headquarters habang handa si Ali sa kanyang baril sakaling mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang hindi inaasahan ay pinabayaan siya ng pulis na sumunod sa utos ni Jack. Sinadya ito ni Jack dahil gusto niyang subaybayan kung saan babalik si Ali. Sa Yemen si Suleiman ay nanunood ng balita tungkol sa 12 nawawalang mga doktor at mga aktivista malapit sa Aleppo. Talaunan siya at ang kanyang hukbo ay nagtungo sa punong tanggapan ni Radwan para sa isang transaksyon. Samantala si Jack ay nakatanggap ng payo mula kay Sandrine upang tipunin ang lakas ng loob at ipahayag ang kanyang damdamin sa babaeng gusto niya. Sa kabilang banda ay napansin ni Ali na ubos na ang gasolina ng kanyang sasakyan. Sa lugar ni Radwan ay tinukso niya si Suleiman na medyo nagbibiro tungkol sa pagliyos ng kanyang asawa at nawala si Ali. Nabalitaan niya na si Suleiman ay tumanggap ng mga miyembro mula sa iba't ibang grupo at tribo anuman ang kanilang sekta. Ngunit hindi ito pinansin ni Suleiman. Si Suleiman na may dalang isang bag ng pera upang bilhin ang 12 dayuhang doktor at volunteers na dinukot ni Radwan. Gayunpaman, ipinamahagi niya ang pera sa Radwan's army, na pagtanto na si Radwan ay sakim at hindi binayaran ng maayos ang kanyang mga tauhan. Bilang resulta ang lahat ng mga tauhan ni Radwan ay sumalis sa panig ni Suleiman, at ang 12 dayuhang nationals ay dinala sa punong tanggapan ni Suleiman. Bago umalis, pinarusahan ni Suleiman si Radwan sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya at itinapon siya sa isang selda. Inimbitahan ni Suleiman ang buong army ni Radwan na samahan siya sa paglikha ng isang bagong kaharian sa Yemen. Sa France huminto sina Jack at Sandrine sa isang gasolinahan. Pumunta si Sandrine sa mini market para bumili ng sigarilyo kasama ang lokal na pulis. Pagkatapos si James at ang kanyang partner ay natagpuan ang kotse ni Ali ngunit ito ay walang laman. Ngunit napansin nila ang mga fresh tracks ng isa pang kotse na umaalis sa lokasyon. Ilang sandali matapos suriin ni Jack ang isang malapit na kotse at napansin na ang makina nito ay mainit pa rin. Lalo siyang naghinala nang makitang pinakialaman ang susi ng kotse. Biglang lumabas si Ali mula sa banyo at sinubukang barilin si Jack. Buti na lang lumabas si Sandrine at binalaan si Jack sa tamang oras. Matapos ang isang shootout, ngunit ang masaklap ay aksidenteng nabaril si Sandrine ng lokal na pulis na hindi nakilala siya. Sa kabila ng kanyang pinsala sinabi niya kay Jack na habulin si Ali. Pagkatapos ay sinundan ni Jack si Ali sa isang bodega malapit sa kagubatan at nag-away sila. Kalaunan ay nakuha ni Jack ang kanyang baril at kinailangan niyang barilin si Ali upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ang dalawang agent ay bumalik sa Estados Unidos upang makayanan ang stress ng misyon. Inanyayahan ni Jack si Katie na makipag-date. Sa hapunan habang biniro niya ang waiter ng restaurant na si Buster ay nakakagulat na si Buster ay naging isang matandang kaibigan ng yumaong ama ni Jack. Ang ama ni Jack ay namatay dahil sa sakit. Pagkatapos ng kanilang dinner date, inimbitahan ni Katie si Jack sa kanyang bahay at nagtagal sila ng ilang matalik na oras na magkasama. Sa Paris ay ipinakita ang tatlong lalaki na gumagawa ng mga mapanganib na sandaatang kemikal, pinasok nila ang mga armas sa isang simbahan at binuo nila gamit ang isang cellphone para sa remote activation. Kapag naitakda na ang mga armas ay nilock ng mga lalaki ang tarangkahan ng simbahan mula sa labas na natrap ang mga tao sa loob. Noong mga oras na iyon ay naglabasan ang mga nakal-alasong usok na naging dahilan upang ang mga tao sa loob ay nahirapang huminga.
Mahigit 300 buhay ay nawala sa nakamamatay na pag-atake na ito. Ang lungsod ng Paris ay nayanig sa kakilap-kilabot na insidente na dulot ng mga mapanganib na sandatang kemikal na ito. Sa ilang sandali matapos na ilabas ni Suleiman ang isang video na nag-aangkin ng responsibilidad para sa pag-atake, ay nagbabala rin siya na ang pag-atake sa Paris ay simula pa lamang at mas malalaking pag-atake ang susunod. Nang makita ni Jack ang resulta, hindi niya maiwasang malungkot sa pagbaril kay Ali. Kung hindi niya ginawa iyon ay maaaring nakakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa plano ng pag-atake na posibleng magligtas ng maraming buhay. Gayunpaman, sinubukan ni James na aliwin si Jack at tiniyak sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Binigyang din ni James na ang focus ay dapat sa pagpigil sa hinaharap na pag-atake ni Suleiman. Samantala si Hanan at ang kanyang mga anak na babae ay dumating sa isang refugee camp sa Turkey na naghahanap ng kaligtasan sa kasamaang palad. Pinaalis sila ng mga opisyal sa kampo. Dahil sa siksikan na, si Hanan pagkatapos ay nakakita ng isang news broadcast ni Suleiman na humihimok siya ay umuwi. Sa Syria 12-12 ang mga tagasunod ni Suleiman ang nakitang sumasailalim sa pagsasanay sa labanan. Naniniwala pa rin si Suleiman na si Ali at Yazi ay buhay at pinadala si Yazi upang ibalik ang kanyang asawa at anak na babae sa lalong madaling panahon. Matapos makatagpo ni Suleiman ang isang dating miyembro ng hukbo ni Rodwan na nagngangalang Ismail, na mukhang madumi. Inutusan si Ismail na maglinis na nagsasabi na ang personal na kalinisan ay isang bagay ng karangalan na dapat seryosohin. Pagkatapos ay naalala ni Suleiman ang kanyang nakaraan sa Paris noong 2001, naalala niya kung paano siya binigyan ng kanyang kaibigan na si Michelle ng isang panyo noong siya ay nagsumite ng isang papel sa digital banking. Nakalulungkot na tinanggihan ng mga direktor ng banko ang kanyang presentasyon, sa paniniwalang hindi maitatag ang tiwala sa pamamagitan ng mga computer. Samantala sa punong tanggapan ng CIA ay natukoy nila ang ilang mga sospek na nauugnay sa mga pag-atake sa Paris at isang dalughasa sa mga sandatang kemikal na isang dating Afghan intelligence officer at isang hindi kilalang lalaki. Habang ang mga opisyal ay nagdedebate, si Jack ay nagkaroon ng revelasyon tungkol sa sistema ng aplikasyon ng mensahe na nakatago sa mga laro na ginamit ni na Suleiman at Ali upang makipag-usap. Ilang sandali matapos magkaroon ng plano si Jack, nagayahin si Ali dahil walang sino man sa labas ng SID ang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay inilabas nila ang katayuan ni Ali bilang pangalawa na most wanted fugitive sa telebisyon, upang linlanjin si Suleiman at ang kanyang team sa pag-iisip na si Ali ay buhay pa. Sa kabilang banda si Tom ay nakakaramdam ng sakit at pagod sa kanyang trabaho na kinabibilangan ng pagpatay sa mga tao na sa tingin niya ay maaring magsagawa ng mga pag-atake. Kahit na hindi pa sila napatunayang nagkasala, samantala si Suleiman ay nakabalik sa Syria matapos tumulong sa ilang doktor na na-hostage, binigyan niya sila ng malinis na tubig at mga gamot na kailangan nila. Isa sa mga doktor na si Dr. Nedler, nakita si Suleiman na nag-iniksyon kay Samir at nag-alok na tulungan si Samir na may diabetes. Sa kanaalala ni Suleiman ang kanyang nakaraan noong siya ay nanirahan sa Paris kasama ang kanyang kaibigan na si Ali. Noong panahong iyon si Ali ay isang walang trabahong binata na dati ay nagnanakaw at nagdodroga. Pareho silang nahihirapan. Gumugol araw-araw sa mga lansangan. Isang araw hinanap ng mga pulis si Ali at nakakita ng baril, sa oras na nagpa siya si Suleiman na akuan ang lahat, upang makatakas si Ali. Si Hanan ay nagkukumilit pa ring matanggap sa refugee camp, kalaunan. Kinailangan niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang asawa ni Suleiman sa opisyal, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang lokasyon ni Suleiman. Dahil ayaw niyang mapahamak si Samir, matapos makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol kay Hanan. Nakipag-ugnayan si Jack sa kanyang kasamahan sa Turkey para sa tulong, na umaasang makumbinsi ang opisyal ng refugee na muling isaalang-alang ang kaso ni Hanan. Si Hanan ay gumawa ng desperadong hakbang at humingi ng tulong mula sa isang mafia na nag-aalok ng kanyang mga alahas bilang kapalit, determinado siyang dalhin ang kanyang mga anak na babae sa Europa. Sa mga nakaraang alaala ni Suleiman, binisita siya ni Ali sa bilangguan na nabigla nang makita ang matinding pagbabago sa hitsura ni Suleiman. Na ngayon ay kahawig ng isang Arabo. Nang maglaon ay sinimulan ni Jack ang isang misyon na magpadala ng mga mensahe kay Suleiman sa pamamagitan ng games. Samantala ang French intelligence team ay naghanda ng mga sniper para hulihin ang tatlong umatake na responsable sa pag-atake sa simbahan sa Paris. Sa lalong madaling panahon matapos matanggap ng crew member ni Suleiman na si Ibrahim ang mensahe mula kay Jack, na nagpanggap na si Ali, na humihingi ng tulong dahil sa isang pinsala. Doon ay ibinahagi din ni Jack ang kanyang kasalukuyang lokasyon na nag-udyok kay Suleiman na ipadala ang tatlong lalaki. Pagkatapos ay tinanong ni Ibrahim si Suleiman na kumpirmahin kung ang kausap niya ay talagang si Ali.
Upang matiyak, si Suleman ay nagpadala ng isang pagsubok na tanong na nagtatanong tungkol sa kulay ng isang gusali mula 15 taon na ang nakakaraan. Sa kabutihang palad nakuha ni Jack ang sagot ng tama, ngunit hindi niya nasagot ang pangalawang tanong kaya napagtanto ni Suleman na ang taong kachat niya ay hindi si Ali. Pagkatapos mabilis na inutusan ni Suleman ang kanyang mga tauhan na bumalik, ngunit sinubukan ni Jack na guluhin ang kanyang isip na sinasabing si Ali ay patay na at hahanapin niya si Hanan bago ito gawin ni Suleman. Nang hindi nag-aksaya ng maraming oras sina Jack at James ay sumakay ng eroplano patungong Turkey upang hanapin si Hanan. Samantala si Hanan at ang kanyang mga anak na babae ay umalis na sakay ng isang truck na patungo sa Europa. Ang eksena ay bumalik sa nakaraan, noong panahong iyon sina Suleman at Ali ay nagpasya na gumawa ng isang bagay, ninakaw nila ang isang katawan mula sa isang espesyal na lugar kung saan ang mga biktima ng Ebola virus ay inilibing. Sa kasalukuyan si Jack at James ay nakarating sa Turkey at sinundo ng isang opisyal ng ministry na nagngangalang Miller. Samantala si Tom ay nagpahinga mula sa kanyang trabaho at nagtungo sa Syria. Maya-maya si Hanan at ang iba pang mga illegal na immigrant ay huminto sa isang palengke upang magpahinga. Habang sila ay nasa banyo, nagulat sila nang malaman nila na si Yazi na sa tingin nila ay patay na ay talagang buhay pa at sinusubukang hulihin sila. Buti na lang naitulak ni Hanan si Yazid at tumakas kasama ang kanyang mga anak sa kagubatan. Habang si Katie ay nakakuha ng ilang impormasyon mula sa kanyang kaibigan sa Liberia, sinabi niya sa kanya na ang Ebola variant 27 virus ay muling lumitaw, dahil ilang sinuhuli ng mga dayuhan ang mga opisyal at hinukay ang isa sa mga nakabaong bangkay ng mga biktima. Sa kabilang banda, nakilala ni na Jack at James ang isang may-ari ng bahay aliwan na nagngangalang Tony, na nagclaim na tumulong pa sila sa paghahanap kay Hanan. Ngunit si Tony ay humingi ng mataas na bayad na agad na nagpatigil si Jack dahil hindi niya gusto si Tony. Nakarating silang tatlo sa truck stop pero nang marinig nila ang sitwasyon ni Hanan, ay dali-dali silang umalis para maabotan siya. Habang nasa daan sila ay may nakaharang na gate malapit sa beach. Hindi alam ni Tony ang tungkol sa gate kaya sinubukan niyang makipag-ayos walo sa opisyal na nagbabantay. Biglang umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, ikinagulat ng lahat ng binaril ni Tony ang opisyal, dahil sa paghingi niya ng hindi makatwirang bayad. Nakita ni Jack si Tony bilang isang mayabang na tao na walang respeto sa kapwa at naiinis siya. Sa katotohanang pinagsasamantalahan niya ang mga babae. Samantala dumating si Tom sa isang bahay sa Syria, na ipinagtapat niya sa matanda na hindi kayang intindihin ang English na pinatay niya ang kanyang anak gamit ang drone. Para mabawi ang kanyang pagkakamali gusto niyang bigyan ng pera ang matanda. Ngunit tumanggi ang matanda, nang biglang dumating ang isang batang lalaki na nagbebenta ng maraming itlog kay Tom. Habang sa Turkey Henan at marami pang ibang refugee, ay inutusang magsuot ng life jacket at sumakay ng barko. Ang dalampasigan ay binabantayan ng mga armadong tao, nang biglang naabutan ni Yazi si Hanan at hindi nag-aksaya ng oras na pakikipag-ugnayan kay Suleman, nang marinig ni Suleman ay nagutos kay Yazi na patayin si Hanan at ibalik ang kanyang dalawang anak. Samantala si Jack, James at dumating din si Tony sa pinangyarihan na pawang nakatutok ang mga baril sa isa't isa. Habang pinalibutan sila ng mga tropa ng mga awtoridad sa baybayin. Kahit papaano nagawang kumbansihin ni Tony ang coastal ruler na ibigay si Hanan at ang kanyang mga anak na babae. Ngunit pumayag lamang si Yazi na pakawalan si Hanan na nagbabalak na kunin ang kanyang mga anak na babae. Pagkarinig niya na tinanggap ni James ang kasunduan na ito at hiniling kay Jack na ibaba ang kanyang baril. Gayunpaman nagulat ang lahat sa pamamagitan ng pag-hostage ni Yazi kay Hanan na nagudyok kay James na barilin siya. Sa huli na iligtas ni James at Jack si Hanan at ang kanyang mga anak. Dinala nila sila sa Turkish Airship, doon ay hiniling ni Jack kay Hanan na makipagtulungan kung siya at ang kanyang mga anak na babae ay nais na pumunta sa Estados Unidos. Nangako siyang tutulong na protektahan si Samir pagkatapos niyang ihayag ang pinagtataguan ni Suleiman. Pagkatapos noon ay nais ni Jack na ibahagi ang kanyang lokasyon kay James. Ngunit si James ay may importanteng sasabihin. Siya ay nasa isang misyon sa Karachi na hinahabol ang Deputy Chief of Staff ng Pakistan Army upang i-recruit siya bilang isang informant na dapat silang magkita sa isang tavern at si James ay magdadala ng pera dahil alam niyang ang opisyal ng militar ay nahaharap sa mga problema sa pera. Naging mapanganib ang sitwasyon at binantaan si James na itapon sa isang Pakistani prison, walang ibang pagpipilian na kailangan niyang patayin ang kanyang target. 3 araw bago ang kasal ng kanyang anak na babae. Ito ay isang mahirap na desisyon at alam ni James na ang paggamit ng pera upang gumawa ng isang kompromiso ay hindi ang tamang paraan. Maya-maya si Jack, James at iba pang mga nangungunang opisyal ng CIA ay naobserbahan ang mga espesyal na puwersa na nang sigawan ng drill sa hideout ni Suleman.
ang pagsasanay na ito bago ang aktwal na misyon. Noong oras na iyon ay ibinigay sa kanila ni Hanan ang lahat ng mga kinakailangang detalye tungkol sa hideout mula sa posisyon ng kama hanggang sa mga sandata sa silid. Tiniyak nito na tama, upang tamaan ng Special Forces ang kanilang target at ligtas na may sigawa ang kanilang misyon. Pagkatapos na pagpulong, ang mga opisyal ng CIA, sinuri ang satellite imagery ng pinagtataguan ni Suleiman na nakita nila ang humigit kumulang 30 lalaki na kanilang pinaghihinalaang bahagi ng hukbo ni Suleiman. Ang mga opisyal ay nagdebate kung ibibigay ang operasyon sa mga Pranses dahil sa mga kamakailang pag-atake sa Paris ay isinasaalang-alang din nilang magsagawa ng airstrike, ngunit hindi sumang-ayon si Jack na iminungkahi niya ang pagpapakalat ng mga tropa sa lupa upang maiwasan ang susunod na potensyal ni Suleiman na pag-atake. Sa Syria si Dr. Nedler ay nakatanggap ng tulong medikal mula kay Suleiman at nagpasalamat sa kanya. Gayunpaman ay tumanggi pa rin si Suleiman na suriin ni Dr. Nedler si Samir. Bukod sa pagtulong sa kanyang mga kasamahan, si Dr. Nedler ay nagbigay din ng gamot kay Radwan. Samantala ang CIA ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa ninakaw na bangkay na nahawahan ng Ebola virus na nangyari 6 na buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon si Jack at James ay inatas ang mag-imbestiga sa panganib ng virus sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa doktor na nagsasaliksik dito. Kalaunan ay nagpunta sila sa United States Army Headquarters upang makipagkita sa doktor. Ipinaliwanag ni Katie ang mga panganib ng nakamamatay na virus at kung paano ito maaaring kumalat. Nagulat siya nang malaman na si Jack ay isang agent ng CIA, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabahagi ng kanyang mga natuklasan sa pananaliksik. Ayon sa kanyang pananaliksik, tila si Suleiman at maaaring ininhinyero ni Ali ang virus na maging airborne. Pagkatapos ng pagpupulong nagalit si Katie kay Jack dahil sa pagsisinungaling sa kanya. Samantala sa port ng Maryland, dalawa sa mga tauhan ni Suleiman ang nakitang kinuha ang virus sa isang lalagyan. Naaksidenteng nabasag ang isa sa mga virus troops at iniwan lang ito. Kasabay nito si Hanan at ang kanyang mga anak na babae ay nasa isang shelter na mahigpit na sinusubaybayan ng mga agent ng CIA. Noong 3 a.m. si Jack ay tinawag sa punong tanggapan ng CIA kasama ang iba pang mga opisyal na nagkaroon sila ng virtual na pagpupulong sa presidente ng Amerika upang talakayin ang presensya ni Suleiman. Sa kabilang panig, natuklasan nila na kinuha rin ni Suleiman ang 12 health worker bilang mga hostage sa parehong lokasyon. Ang isa sa kanila ay si Dr. Nedler na naging kaibigan ng Pangulo. Nagpa siya ang Pangulo na iligtas ang mga hostage, ngunit matapang na humarang si Jack para humingi ng tulong sa Pangulo sa pagligtas kay Samir na 11 taong gulang pa lamang. Habang si Sarah ay nakatanggap ng gamang gadget mula sa opisyal na nagbabantay sa kanya, na ikinagulat ng lahat na si Sarah gumamit ng in-game messaging app para makipag-ugnayan kay Samir na naglalaro din ng parehong laro. Sa kasamaang palad ay napansin ni Suleiman ang mensahe at nalaman na nasa Estados Unidos na ang kanyang asawa at mga anak na babae. Pinalibutan ng Special Forces ang base ni Suleiman ngunit hindi nila natagpuan ang kanyang hukbo doon. Sa halip ay nakita nila ang 12 doktor sa mga selda at isang lagusan na humahantong sa iba't ibang direksyon. Inutusan ng CIA ang Special Force na umalis kasama ng mga bihag. Ngunit hindi maisip ni Jack kung paano nalaman ni Suleiman ang tungkol sa kanilang misyon na pag-atake. Samantala si Suleiman ay dinala si Samir sa Northern Syria at naghanda pa ng isang pasaporte upang pumunta sa Estados Unidos. Kalaunan ay lumapit si Jack kay Katie at binuksan ang lahat ng bagay, pagkatapos ay nagpa siya si Katie na tanggapin siya. Kasabay ng pag-imbestiga ng pangkat ng analyst sa mga gamot na ibinigay ni Suleiman sa mga hostage. Nakakita nila ang isang artikulo ng balita na nagpapakita na si Mr. President ay kasama ni Dr. Nedler. Sa lalong madaling panahon matapos makipag-ugnayan si James kay Jack at pareho nilang napagtanto na sinadya ni Suleiman na palayain ang mga doktor bilang bahagi ng kanyang planong salakayin ang President. Sa isang press conference kasama ni Mr. President si Dr. Nedler, ay nakitang patuloy na umuubo malapit sa kanya upang matiyak ang kalusugan ng President at ang 12 hostage na nalantad na may virus ay dinala sila sa Memorial Hospital para sa mga pagsusuri at paggamot. Habang si Jack ay naalala ang isang masakit na alaala mula sa kanyang panahon sa Special Forces at ibinahagi ito kay Katie, naalala niya ang isang batang lalaki na nakiusap na umalis kasama niya at naaawa siya sa bata at sinama ito. Kalunos-lunos na ang bata ay naging bomber at tanging sina Jack at Ali lamang ang nakaligtas sa pagsabog. Sa kabilang banda, matagumpay na nakarating sina Suleiman at Samir sa Virginia, USA, gamit ang mga pekeng pasaporte. Kasabay nito ang isang opisyal ng daungan ay nahawahan ng virus na natagpuan sa isang lalagyan at ang impormasyong ito ay nakarating sa pangkat ng CIA.
Ang virus ay isang cesium virus na katulad ng pagsiklab sa Chernobyl at kung kumakalat ito na posibleng pumatay ng daan-daan o kahit libo-libong tao. Sa kalaunan ay inatasan si Katie na suriin at tiyakin ang kalusugan ng presidente. Sa kabilang panig, nakaisip si Ibrahim ng isang plano na palabasan ang virus gamit ang isang cellphone-activated air vent. Samantala si Jack ay nakipagpulong kay Hanan upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa virus. Sa kasamaang palad ay wala siyang kaalaman sa cesium virus o kung paano nalaman ni Suleiman ang tungkol sa planong ambush sa kanyang punong tanggapan. Nang maglaon ay pumasok si Ibrahim sa isang restaurant sa Estados Unidos at nag-iwan ng isang bag sa likod nito ay sumabog ilang sandali. Matapos ipaalam ni James kay Jack ang tungkol sa pambobomba at dinala siya sa lokasyon, gayunpaman napansin ni Jack ang ilang mga ambulansya na patungo sa Memorial Hospital kung saan ginagamot ang president. Pagkatapos ay mabilis silang nagpalit ng direksyon para balaan ang mga gwardiya ng presidente, si Suleiman at ang kanyang mga tauhan ay nagbalat kayo bilang mga opisyal ng ambulansya at pumasok sa hospital upang makuha ang virus na nakatago sa isang bangkay. Hinabol ni Jack si Suleiman na nasa loob ng ospital, habang si Samir at ilang mga tauhan ni Suleiman ay naghihintay sa labas. Sa loob ng hospital si Suleiman at ang kanyang mga tauhan ay nag-assemble ng viral bomb. Lumabas na ang plano ni Suleiman ay ilabas ang virus sa himpapawid at patayin ang lahat sa hospital kabilang ang president sa loob lamang ng 30 segundo. Habang si Katie ay nakatanggap ng babala mula kay Jack na nagpa siya ang president na lumikas sa ibang lokasyon. Wala silang pakialam sa mga kawanin ng hospital at mga pasyente. Napagpasyahan ni Katie na i-activate ang alarm na nagudyok sa lahat na magmadaling lumabas ng hospital. Pagkatapos ay nakita ni James ang isa sa mga kainahinalang tao ni Suleiman at si Katie ay nasa parehong elevator kasama niya. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, pinatay ni James ang tao ni Suleiman. Sa kabilang panig na si Jack, hinahanap pa niya ang lugar nang marinig niya ang mga putok ng baril ni James. Lumabas na si Suleiman at isa sa kanyang mga tauhan ay nakaalis na sa hospital. Hindi nakalapit si Suleiman kay Samir dahil nahuli siya ng mga pulis at napatay ang mga tauhan ni Suleiman na nagbabantay sa kanya. Sa wakas ay natagpuan ni Jack si Suleiman at hinabol siya sa istasyon ng subway. Habang si Ibrahim naman ay nakatakas sa pagkakahuli at tumakas kaagad. Pagkatapos nahabuli ni Jack si Suleiman sa linya ng riles at naganap ang isang shootout. Pagkatapos ay binaril si Suleiman ni Jack sa balikat, ngunit namatay ang kanyang mga tauhan matapos mabundle ng tren. Sa huli ay nagawa ni Jack na barilin si Suleiman. Sa huli ay dinala ni Jack si Samir kay Hanan tulad ng ipinangako niya. Sa kabilang banda si Ibrahim na nagtatago sa Morocco ay binaril ng isang intelligence agent. Nagtapos ang eksena, si James ay itinalaga sa Moscow bilang pinuno ng postal deputy. Noong panahong iyon nagtagumpay si Jack sa kanyang mga tungkulin at napromote bilang pinuno ng pangkat ng analyst ng CIA na pinalitan si James. Dito nagtatapos ang Season 1, salamat sa panonood kaibigan!